So itong unit natin ay buo naman. So ang gagawin natin dito ay papakita ko sa inyo kung paano i-convert yung feedback nito. Hindi natin gagamitin yung feedback nito. Babaguhin natin yung kanyang feedback. So papakita ko lang sa inyo kung paano siya i-convert. Okay? So mga ganito kasi yung may mga octocoupler na subtype, pwede siya i-convert sa conversion ko. So wala pa akong na-upload ng mga ganitong conversion, so i-try ko lang i-upload ngayon para makatulong sa inyo mga newbie. So kadalasan yung conversion kong ganito, nagagamit yun sa GBC kasi minsan ang feedback ng GBC ay mahirap i-troubleshoot yung feedback nun. Minsan kasi may mga connection yun na nanggagaling sa system, nanggagaling sa audio yung feedback nun, kaya mahirap kapain, minsan nagpo-protect pa. Pero pag kinonvert mo na siya sa may conversion na ginagawa ko, ay minsan nagagamit siya ng maayos na. Okay, po-convert natin ito. So pag na-convert kayo nito, madali lang, gamit lang tayo ng tatlong parts to. Yan, tatlong piyesa na yan. Yan lang yung pang-convert natin yan. Isang yan, ito, maraming number din ito, si 110, 120, 125, tapos 130, 135, 140. So pwede lahat yan. Ito lang ang resistor na gagamitin natin, dalawa. So ang value nito ay isang 22k saka isang 1.5k. Yan, yan lang yung gagamitin natin. Okay, kukonvert natin yung feedback. Tapos ito yung diagram niyan, ito yung mahiwagang notebook natin. So nakikita nyo yung conversion dito. Ito gamit na gamit to dati sa conversion ko. Yan, madalas ko yung ginagamit. Okay, so gagamit tayo ng times 1. Binaliktad ko lang yung ating octocoupler. So yan yon. Yan yung position yun doon sa likod. Nakaganyan, nakabaliktad din ito. Yan, yung likod niyan, ito sa baba, nakatago. So ganyan din yung position niyan pag nasa likod yan, nakadikit. Okay? Binaliktad ko lang para maintindihan nyo mabuti yung gagawin natin. So gagawin natin dito ay check natin dito kung saan yung positive na terminal. Yan. So pag positive, papalo yung tester natin. Yan. Okay? So ibig sabihin yan, ito yung positive natin, yung sa baba na pin. Yan, yan yung positive natin. Yan yung kakabitan ng ating C110, yung gitna niya, dito kakabit. Yung gitna non-recta dito. Okay, kabit muna natin. Okay, so yan, nakabaliktad din yung ating C110, tapos yung gitna nun, nakakabit sa may positive ng ating opto. Tapos itong dulo na ito, yan, nakabaliktad siya. Itong dulo na to ay kakapit ko sa may grounding. Yun, sa ground ng filter, pwede na rin dito. Yan. Okay, kabit natin. Okay. So yan na, naikabit na natin sa may ground ng filter ng B plus natin. Okay. Sunod niyan, itong sa kabila naman ay kakabitan natin yan ng 1.5, ito 1.5k, tapos ikakabit naman natin yan sa positive ng filter. Yan, sa positive naman siya. Yan, yan na, nakakabit na siya. Okay, so yung kabila, yung negative ng ating octocoupler, dyan natin ikakabit yung 22k papunta sa may positive ng filter. Okay. Okay, so ito na, natapos na natin siya i-set up. So, huwag kayo magkamali, yung octocoupler natin nakabaliktad. So, yung position na yan ay doon sa likod ng board yan, yung ganyang position. Yan, ganyang forma yan. So, ganyan, hanapin nyo lang yung positive-negative ng octocoupler nyo sa analog na tester nyo. So, ito yung positive natin. Yung positive nyan, magre-rekta sa gitna ng C110.
Tapos yung negative naman niya ay papasok yan sa may positive ng filter na ang resistor na nakalagay dyan ay 22K. Tapos yung sa kabila naman ng ating C110, ito, yan, nakabaliktad din ito ha, so ganyan din. Tapos yung isa na yan ay 1.5 yan, 1.5K na nakakabit din yan sa may filter. Yan. Tapos yung kabila niya ay grounding, nakakabit sa ground. Yan. So wag kayong magkamali ha. Yan. So yung ganitong setup ay magagamit nyo to sa lahat ng tube type na gumagamit ng optocoupler. So kung ang board mo walang optocoupler, hindi mo siya magamit yung setup na ito. Pero pag mayroon siyang optocoupler, pwede mo siyang gamitin ito. So hahanap ka lang ng value na kailangan mo. Kung gusto mong 135 ang ilagay mong supply na B+ niya, so 135 ang ikakabit mo. Kung gusto mo namang 110 lang ang supply mo, yun, 110 din yung ikakabit mo. So itong ginamit natin ay 110 ito. So mayroon din ganitong 140 volts. C140. Yun. Ito C110 ang kinabit natin. Okay, so testing natin ngayon. Yan yung ating tester. Yan. Tingnan natin ngayon kung pasado yung ating ginawa. So ito kasi ay madalas kong ginagamit dati sa may GPC. Pasaway kasi yung feedback ng GPC, mahirap minsan i-troubleshoot. Pero pag ginamitan mo ng pinagbabawal na technique na to ay walang takas. Okay? So check natin ngayon kung pasok pa yung ating B+. So nakaset tayo sa 250 sa tester natin. Dapat yung masusukat natin dito ay 110. 110, saksak ko lang. Yan, may pumalo na siya ng 100 plus 110. Yan, so pumalo siya ng 100 plus, no? Okay. So, yan yung setup natin. Yan. Tapos, ito yung unit. Nakabukas na. Yan, di ba? Pasok siya. So, pag ginawa nyo itong setup na ito, malaking tulong ito sa mga pit.